Mula Seoul, pupunta tayo sa Gangwon Province. Sa Gangwon Province, matatagpuan ang Pyeongchang City. Sa loob ng mahigit isa't kalahating oras, maaaring marating ang Pyeongchang mula Seoul sakay ng bullet train ng Korea Train Express. Isa sa mga pinapasyalan dito ang Phoenix Park Mont Blanc na mararating sakay ang cable car. Narating na rin namin itong peak ng Phoenix Mont Blanc, 1,050 meters above sea level. Isa ito sa highest peaks dito sa Gangwon Province. Napaka-espesyal nito dahil bukod sa pinagshootingan nito ng ilang K-drama, dito din nangyari yung Pyeongchang Winter Olympics noong 2018. Meron siyang 21 ski slopes na nagvary, depende na lang sa level of difficulty. Tuwing winter, napakaraming atleta rito. Pero tuwing summer, katulad ngayon, at autumn, eh, lugar ito ng mga turista at ng mga golf player. Teka, mabalik tayo sa pakay natin sa Pyeongchang, ang magluto. Dito kasi sa Pyeongchang matatagpuan ang Jonggangwon o ang Institute of Traditional Korean Cuisine. Layunin nilang mapanatili at maibahagi sa lahat ang tradisyonal na pagkain Koreano. Gagawa tayo ng specialty ng Gangwon Province. At sa pagkakataong ito, tuturuan nila tayong magluto ng isa sa mga traditional Korean dish na nagmula sa Gangwon Province, ang gamjachon o potato pancake. Yay! Para siyang french fries na ano? Mas malambot. Crunchy siya sa labas, kaya masarap. Parang nabitin ako sa gamjachon, ha? Kaya isa pang Korean dish ang ating titikman, ang bibimbap. Pinaghalong kanin, karne at gulay. Pero ang version na ito, may edible flowers. Ngayon na akong kakain ng bulaklak. Matamis ha? Masarap. Ang sarap. Kompleto. Meron ka ng kanin, meron kang beef, meron kang gulay. Kahit maparabing ka ng kain, ay magaan sa katawan. Ang mga dahon at bulaklak ng bibimbap na ito ay hinarvest mula sa Herb Nara, ang unang herb-themed farm sa South Korea. Isa ang Herb Nara sa mga tourist attraction sa Pyeongchang. Meron itong 10 themed gardens na may mahigit 150 herbs gaya ng lavender at basil. Speaking of bulaklak, may flowering plant din na sikat sa Pyeongchang. Dito sa bayan ng Bongpyeong sa Pyeongchang, ipinagdiriwang ang Buckwheat Flower Festival. It started from the first week of September and lasted for 10 days. Mm-hmm. Most of the local people walk here. Mm. They made their volunteer walks. Ito daw yung nilalagay sa loob ng unan. Yung pala yung ano, no? Purpose ng ano? Inside of the purpose ng buckwheat. Pwede rin palang makain ng buckwheat. Ah, buckwheat shape. Sambisarago, may milsal. Stocking ganda. Thank you man lang ka. Mm. Makakalami ka kasi walang sugar. At bilang panahon ng buckwheat, in full bloom ang mga bulaklak nito. Bilang bahagi ng kanilang selebrasyon, bukas para sa mga turista ang mga malawak na taniman ng buckwheat ng Bongpyeong. At ang lakas mga K-drama feels sa gitna ng buckwheat fields. You are born to love and to be loved. And at you go to sarangheja. O siya, tama na ang drama. Bike na tayo ulit. Bike na tayo uli. Pero sandali, bakit nasa rilis tayo ng tren? Kung mapapansin ninyo, tumikis sa taas, mukha siyang ano, train station. Eh dahil ito, dati ay isang train station talaga, inabandona na siya at ngayon ginawa na siyang rail park. Ito ang itinuturing na pinakamahabang rail park sa buong South Korea. Matatagpuan ito sa Gapyeong County sa Gyeonggi Province. We fit bike! Mukhang corgi yun. Namiss ko si Java.
kailangan bang pumadyak? Sulit ang pagod dahil dahan-dahan namang nagpapakita ang mountainside. At hindi ka malulungkot dahil may karamay ka sa iyong pagpadyak sa 4-seater rail bike. Yung rail bike nila, hindi siya mahirap, siya mabigat. So kahit mahina lang yung pagpadyak mo, aandar na ba siya? Tahimik at payapa. Magandang paraan ng rail bike para makapaglibot, makapag-usap, at makapag-selfie kasama ang nagagandahang tanawin. Oh, parang ano lang, oh. Mariano Vera lang, oh. Oh, diba? Ang ganda. Matatagpuan ang rail park sa tabi ng Bukhan River, kaya mabubusog ang ating mga mata sa mga tanawin ng ilog, kabundukan at mga taniman. At ang highlight ng ride na ito, ang pagtawid sa Bukhan River Railway Bridge. May taas na 30 meters, tanaw mula rito ang kahabaan ng Bukhan River. And the best thing about this ride, pwede kang tumigil kahit kailan mo gusto. Picture muna tayo. At bilang nasa Chuncheon na rin tayo, dumaan na rin kami sa isa sa mga sikat na pasyalan dito. Ang Legoland Korea Resort ang pinakamalaking Legoland theme park sa Asia at pangalawa sa buong mundo. Good morning, kapatid! Nagbabalita po ako live mula dito sa Seoul, Korea! Ito rin ang unang Legoland na itinayo sa isang isla. Para sa mga kolektor, magandang puntahan ito. At para naman sa mga gustong magbalik bata, isa pa sa pwedeng pasyalan dito sa Gangwon Province ay ang Samaksan Mountain Lake Cable Car. Sa haba na 3.61 kilometers, ito ang pinakamahabang cable car line sa South Korea. Nararating ito ang isang viewing deck sa Mount Samak kung saan pwedeng makita ang Uyam Lake at kabuuan ng Chuncheon City. Nakakamangha lang na sa kabila ng pagiging isa sa mga leader pagdating sa electronics manufacturing, napapanatili ng South Korea ang ganda at yaman ng kanilang kalikasan.